Actually, hindi ako sana mag-vlog. Nakalive kasi ako for the whole week last week. I mean, 3 days last week. Tapos, nag-live din ako last week, whole week. So, medyo nagkaroon ng konting problema sa Pilipinas last week habang nakalive ako. Medyo mabigat siyang dalim. And then yesterday, kung mapapansin niyo yung mukha ko, ano siya? May sunog siya. Sunog siya. And dito din. Mga blister yan. So yan. Nangyari yan kahapon nung lunchtime kasi nagluluto ako ng ulam sana for my lunch. And for some reason, hindi ko alam kung bakit biglang pumutok yung oil. And boiling oil siya. So, pagputok niya, yun siya tumama sa mukha ako. Specifically dito. Ayan, kung napapansin niyo. So, nung pumutok siya sa mukha ko, sobrang namaga agad yung bibig ko ito. And as in, sigundo lang namaga na yung bibig ko. Nag-brown na dyan later on. Sa sobrang hapi niya, nilagyan ko muna siya ng aloe vera. Pwede hinugasan ko muna siya ng flowing water. Tapos nilagyan ko siya ng aloe vera. Tapos, after noon, nakulog ako lang after kong kumain ng lunch. Mag-isip ko, nag-brown na yan. Nag-peel off na yung ibang balat. Tinusubukan ko siya gamutin. Una, Vaseline lang yung ginamit ko. Kasi dun sa nabasa ko na parang first aid treatment, ginagamit din yung Vaseline para ma-retain yung moisture ng sugat. Hapdi siya. Habang pinapahiram ko siya ng jelly. Hapdi. Masakit. Pag-isip ko kanina ng umaga, ayan na siya. Nag-blister na rin ito. Salamat ako kasi hindi siya pumasok sa loob ng mata. So, anong nangyari? Papasok na sana ako bukas kasi wala naman akong planong mag-leave anytime soon kasi matagal pa naman yung taon. Ang nangyari, kinailangan ko mag-leave habang nagpapagaling ako ng sugat ko kasi hindi siya pwedeng ma-expose sa sikat ng araw. Natatakot din ako ma-expose kasi baka ma-infect siya. And medyo meron ding ibang may nangyari din kasi sa Pinas na medyo nalungkot ako, nalalata ako. Hindi ko alam, parang actually wala namang plano tong, hindi naman planado tong vlog na to. Hindi ko alam, hindi ako makatulog, hindi ko alam, blank ko yung utak ko. Ang gusto ko lang, ang alam ko lang ngayon, ang gusto ko lang may makausap, may mailabas yung nararamdaman ko, mailabas yung lungkot ko. Pinipilit ko maging positive kahit na siguro in
less than a week, parang nagsabay-sabay na naman yung isipin natin. Pero alam ko na isa lang to sa mga maraming challenges pa na darating. Although minsan, syempre, tao ka lang, mag-breakdown ka, thinking na, alam mo yun, yung feeling na ang layo mo, mag-isa ka. Well, thankful ako sa best friend ko kasi nandyan lang siya sa tabi ko. Alam ko na anytime na kailangan ko, nandyan lang siya. Sobrang mahirap. Gusto ko lang din i-share sa inyo na hindi ko naman sinasabi na lahat ng buhay ng mga nag-aabang is kagaya ko. Well, para lang dun sa iba na kagaya ko na ganyan na buhay ng isa. Madalas ang hirap magpaka matatag. Alam mo yun, yung parang kasi alam mo na mag-isa ka lang, parang yun yung una mong mag-feeling, lalo kapag meron kang biglaang problema or kagaya nito na aksidente ako na alam mo yun, hindi ko alam kung saan ako tatakbo, hindi ko alam kung paano ko siya gagamutin kasi first time ko na nagkaroon ng ganito. Pero alam ko na sa lahat ng nangyayari sa akin, alam ko na hindi ako pinapabayaan ni Lord. Alam ko na siguro physically wala man akong kasama, mag-isa man ako at times. Alam ko na by spirit, merong Diyos na tumitingin sa akin 24/7. Siguro yun yung gusto kong i-share sa inyo na ang siguro most of the time, well, hindi ko naman sinasabi na lahat, pero siguro sa iba na most of the time, feeling natin wala na pag-asa, feeling natin wala nang paraan, feeling natin hanggang dito na lang tayo, feeling natin ito na yon, ito na, habang buhay na tayo ganito. So, walang i-share na may pag-asa pa din na okay lang malungkot, pero wag mo lang siyang tatambayan. Okay lang na dapat palaging nandun yung acceptance na okay lang magkamali, okay lang minsan may bad days, pero let's always hope and believe na sa lahat ng struggle natin sa buhay, nasa abroad ka man or hindi, mag-isa ka man or may kasama ka, hindi ka pababayaan ni Lord. I-surrender mo lang sa Kanya lahat. Hindi Kanya bibigoyin. He will never fail you, never leave you. He will always love. Ano man yung pagkakamali mo, ano man yung struggle mo at the moment, kaya-kaya niyang tanggalin yan. Just pray, believe, surrender everything to the Lord. Everything will be fine. Just clear your mind of any negative feeling, negative thoughts, any pain na nararamdaman mo, i-clear mo lang yun. Puso mo, entrust your life to the Lord and everything will be fine.
walang nangyari sa iyo na hindi pinlano niya. Lahat to planado niya, lahat to pinlano niya. Not for you to feel pain, not for you to be hurt, but for you to learn, for you to be stronger, for you to have a stronger faith, and to have more trust in Him. Kasi si Lord ang nakakaalam ng buhay natin. At kung isusurrender mo lang sa Kanya lahat, maniwala. Even at your darkest days, makikita mo yung liwanag ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. Even in the worst situation, makikita mo yung pinakamalaking blessing sa'yo ni Lord. Even with all the anger, with all the hurt, with all the pain, with all the madness in your heart, kapag in-entrust mo kay Lord yung buhay mo, lahat yan makakalimutan. Nagiging madali sa iyo magpatawad, magiging madaling tanggapin ang lahat, good or bad. You will always find it a blessing for you. Every day is a blessing. Every waking day is a blessing. May problema ka man pagising mo or wala, every day it's a blessing. It's a blessing from God. Ang kailangan lang natin maniwala how rich, how powerful God's love is. He is working on you. He is working on everybody, on each one of us. So just trust the process. So sa mga nawawala ng pag-asa dyan, sa mga sobrang down, feel it, but don't dwell on it. Kaya natin to. We will survive. God loves us. God loves us. God loves everybody. We will survive. Be positive. Be happy. Everything will be